Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinararoonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Mag-ahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang pag-ahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Kayong ako'y talaga. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Bababa sa iyong Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang isang malaking naging assurance, kasiguraduhan na ibinigay ng Anghel Gabriel kay Maria. Ang sabi nito sa kanya, walang hindi mapangyayari ang Diyos. In other words, walang imposible sa Diyos. Kung kayo po ay may internet, i-google ninyo yung salitang imposible. May lalabas na mga mensahe, meanings, mga kahulugan, maraming kahulugan ng salitang imposible. Mamaya, pag-uwi niyo ng bahay, may diksyonaryo, buklatin ninyo, hanapin niyo ang salitang imposible, sigurado, may makikita kayo. Sapagkat sa tao, sa lengguwahe ng tao, sa bokabularyo ng tao, talagang may salitang imposible. Pero sa bokabularyo ng Diyos, kahit alam niya ang lahat, walang imposible. Kung meron mang internet ang Diyos, kung gumagamit man siya ng libro, i-search mo, i-type in mo, buklatin mo ang libro, wala kang makikitang salitang imposible. Kaya naman kung tayo talaga ay nananalig sa Diyos, dapat para sa atin wala ding imposible. Hindi ko naman sinasabi na sabihin nyo kay Google, alisin ang salitang imposible. Hindi ko naman sinasabi na pag-uwi nyo ng bahay, i-erase nyo ang salitang imposible. Basta maniwala kayo para sa Diyos at kung tayo nananalig sa Diyos, walang imposible. Lahat posible. Amen? So yan yung assurance ng anghel kay Maria noon. Yan din ang kasiguraduhang ibinibigay sa atin ng anghel ngayon. Unfortunately, medyo hindi tayo kumakagat dito eh. Sapagkat in the first place, pansin ko, ang mga tao ngayon, marami sa atin ngayon, hindi na naniniwala sa milagro. Marami sa atin ngayon, ang parang Nora Honor, walang himala! Kitang-kita yan, madalas, sa ating mga komento, lalong-lalo na kapag nasa alanganin na yung tao o tayo mismo.
Ano yung mga komento? Isa lang. Milagro na lang. Yun lang. Pag may nagtanong, ano, may pag-asa ba ba? Gagaling ba ba? Milagro na lang. Mananalo pa kaya? Milagro na lang. Makakaahon pa kaya? Milagro na lang. Makababangon pa kaya? Makababawi pa kaya? Magkakabalikan pa kaya? Gagaling pa kaya? Milagro na lang. At sinasabi yung komentong yan sa tono na mabagal, malungkot, milagro na lang. At makikita mo yung reaksyon ng pinagsasabihan, milagro na lang. Ang reaksyon, na para bang kapag biglang nakaahon, biglang nakabangon, biglang gumaling, biglang nakabalikan, biglang umulag, nagugulat pa, di nga, seryoso? Hindi nga, niloloko mo ko. Yun tayo eh. Naghahangad ng milagro, ng mangyari milagro, hindi makapaniwala dito. Kitang-kita ko pa sa gunita ko yung itsura ni Monsignor Mar, aking mahal na kura parokong namatay. Natatandaan po niyo yun kung kayo madalas magsimba dati sa Divine Mercy Shrine. Si Monsignor Mar. Kitang-kita ko pa sa gunita ko yung itsura niya. Kung ako'y magaling magguhit, magbinta, kaya kong ipinta yung mukha niya. Yung mukha niya mismo nung nire-revive siya. Kahit yung mukha niya nung namatay siya. So nandun ako nung nire-revive siya. At kayang-kaya ko rin ipinta kung ako'y magaling magpinta. Kasi kitang-kita ko pa yung itsura, namumukhaan ko pa. In fact, kapag ako'y nagpunta sa ospital na yon, at makita ko yung mga nurse na ito o mga nurse aide na ito, maituturo ko. Kasi inis na inis ako. Hindi ko na imamarites yung ospital, ha? Kayo talaga, sabi niyo. Hindi na, walang ganon. Pero ang imamarites ko sa inyo ay yung kinainasan ko. Oo. Mga nurses, mga doktor, alam nyo na mahal ko kayo. Simula pa ng mangyari yung pandemyang ito, hanggang sa ngayon, suot ko ang pulang lasong ito. Ito po ay para sa inyo. Pagbibigay po kayo sa inyo, sa sakripisyo nyo para sa bayan ng Pilipino. Minsan, mapapansin nyo siguro ako, pag wala akong suot, ay, nagkukumahog ako, sabi ko sa Kristan, kuha mo ko. Eh, wala po dun, ikawa mo ko. Naglalagay ako ng pulang laso. Ito talaga ay para sa inyo. Sapagkat saludo kami sa inyo. Pero, huwag niyong gagawin ito, ha? Kasi habang nire-revive si Monsignor Mar, ibang kwentuhan na parang casual lang. Ano, maglalaro ba tayo mamaya? Eh, may bunot sila ganun eh. Ay, hindi tama yun. Pustahan tayo, ha? Minsan nagtatawanan pa. Pamatay siguro, inip. Pero, alam po ninyo, yung punto na nandun ako, ako lang yung nandun na nakakakita kay Mons eh. Yung nahiyak ka, umiiyak ka, nagdadasigal sana ma-revive pa. Pero sila na dapat paghugutan mo ng pag-asa, sila yung mas nakakaalam sa kalusugan, di ba? Eh parang wala na. Parang yung ginagawa nila eh, ay sige na nga, eh, kaya sasabihin hindi tayo nag-revive, sige na nga. Eh baka nga kung biglang nagising si Monsignor Mar, ang magiging reaksyon ng dalawang ito o ng tatlong itong nurses, sasabi, nako, eh lalapitan ko, sabihan ko, di ba nire-revive nyo? Opo. Eh na-revive eh, ba't nagulat kayo? Kunyatang ko kaya kayo. So nakita nyo, masyado tayong hindi na naniniwala sa milagro. Naniniwala tayo sa mga nababasa natin. Saan? Sa Biblia, Old Testament, hitik sa milagro. New Testament, mas lalong hitik sa milagro kay Kristo. Tanong, yan ba'y nagsimula lamang sa Old Testament? At yan ba'y nagtapos lamang sa New Testament? No! Ang Diyos ang siyang Alpha at ang Omega. Simula pa lang nang wala pang kahit ano sa mundong ito. Remember that God created us out of nothing. Meron ng milagro. Nagtuloy-tuloy yan. Ano yan? Natapos? Matapos? Umakyat sa langit si Kristo? Of course not.
Ano yan? Ang Diyos ba ay nagbabago? Of course not. He is the same yesterday, today, and forever. Ano yan? Ang Diyos ay napagod? Na para bang, pagod ako? Kayo mga henerasyon kayo nabubuhay ngayon, eh bahala na kayo. Bahala na kayo sa buhay niyo. Dito na lang tayo sa langit. Magkita-kita na lamang tayo. Ano yun? Sila lang ba ang anak ng Diyos? Ano yun? Lagi na lang ba tayo mapapasana oil? Ang kaligtasan ng Panginoon ay para sa lahat. For all. Kung sila'y nangangailangan dati ng milagro, ngayon din kailangan natin ng milagro. At kung dati sila, kapiling nila ang Diyos, ngayon din, hanggang sa ngayon, kapiling natin ang Diyos. Kung dati gumagawa ang Diyos, hanggang sa ngayon gumagawa ang Diyos. Maliwanag ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ako at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Ano pa ba ang gagawin ng Diyos? Sige nga. Siyempre ang gagawin ng Diyos yung mabuti, sapagkat siya'y mabuti. Pero ano ang gagawin ng Diyos na mabuti na para sa Kanya? Wala na, sapagkat kumpleto na siya, buo na siya. Wala na siyang kailangan pa. So ano ang gagawin ng Diyos na patuloy na mabuti? Ito ay para sa atin ng mga anak niya na minamahal niya. Father, mahal pa ba ako ng Diyos? Sino ba ako? Sa gitna ng bilyong-bilyong taong ito, di ba nasabi ko na sa inyo yon? Wala kang kaparehas sa nilikha ng Diyos. Kahit yung mga kambal, hindi magkaparehas yan. Ang DNA makeup niyan, magkaiba yan. Walang nilikha ang Diyos na kamukhang kamukha mo bago ikaw. At pagkatapos mo, wala nang lilikhain ng Diyos na kamukhang kamukha mo. Nag-iisa ka lang. Bigyan ko kayo ng isang magandang puzzle. Kahit gaano kaganda yung puzzle, kahit gaano kalaki yung puzzle, pag kulang ng isa, kahit nga yung pinakasingit na lang, yung pinakababa na lang, yung parang wala ng kulay. Pag nakita mo yung puzzle, kayong ganda ng puzzle, ba't kulang? Nasaan yung isa? Hindi mo pwedeng kunin yung isa at i-fit mo doon, hindi mag-fit yun. Hindi. At gaano magkaganda yung puzzle, kulang. Kapag kulang ng isa, so ganun ang Diyos. Kapag tinitingnan niya ang mundong ito, at wala ka, o nagwawala ka dahil sa pagkakasala, nalulungkot siya sapagkat kulang ang ganda ng mundo na dapat ay nakikita niya. Father, mahal ba ako ng Diyos? Eh, makasalanan ako. Nung pumunta si Jesus sa Jericho, bago makikain sa bahay ni Zaccheo, nagulat ang mga tao. Kasi si Zaccheo ay halos talagang sinusukan ng mga tao sapagkat siya ay makasalanang publikano. I can imagine yung reaksyon ng mga tao matapos suminto si Jesus at tinawag si Zaccheo sa pangalan nito. Zaccheo, bumaba ka dyan! Yung feeling na, ha? Kilala siya ni Jesus? At tinawag siya sa pangalan? Yun naman ang sabi sa atin ng ating Panginoong Jesus ng Diyos. Tinatawag niya tayo sa ating sariling pangalan. Kumbaga, sa gitna ng maraming tao, we matter to Him. You matter to Him. He matters to Him. Special tayo. At wag ka. Alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang Zaccheo? The pure one. The pure one. Eh talagang sinusuka ito ng mga tao. Pero tinawag pa rin siya ni Kristo. The pure one, umaba ka dyan. Bakit? Sapagkat wala kang pupwedeng gawin na pupwedeng magpataas kahit konti ng pagmamahal ng Diyos sa'yo. At wala ka rin pupwedeng gawin, this is the better thing, na pupwedeng magpababa ng pagmamahal at pagtingin ng Diyos sa'yo. Hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang pagtingin sa iyo. Eh, Father, bakit ako nakararanas ng mga sakripisyo? Bakit kami ganito? Binagyo kami. Wipe out lahat! Yun ang isang misteryo. Hindi nga ba't ang pinakamahirap na unawaing misteryo siguro ay kung bakit ang bugtong na anak at pinakamamahal ng Diyos na si Jesus ay hinayaan niyang maghirap sa Kalbaryo. I'd like to think
na hindi lamang sa karangyaan, hindi lamang sa katiwasayan, hindi lamang sa mga material na bagay, hindi lamang sa kaayusan, napaparamdam at pinaparamdam ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. There are many ways. Kaya mahalaga na panghawakan natin ang pagmamahal na ito ng Diyos. Sapagkat ito rin ang siyang magsasalba sa atin sa anumang unos. Gusto ko si San Juan sa ibang mga alagad, isa siya sa mga pinakagusto ko. Kasi si San Juan lang ang may guts na ipangalandakan at ipakilala ang kanyang sarili bilang disipulong minamahal ni Jesus. O diba, siya yung nagsulat nun at ang disipulong minamahal ni Jesus. Kung kayo yung ibang mga alagad, isipin nyo siguro, kapal-kapal naman ang mukha nito. In fact, nung si Maria at siya ay nasa paanan ng krus ni Jesus, pinakilala din niya si Maria, ang ina ni Jesus, tapos ang sabi, at ang disipulo na kanyang minamahal. Sigurado naman tayo, mas mahal ni Jesus ang kanyang ina, pero anong sabi ni Juan? Hindi niya sinabing, at ang minamahal at pinakamamahal ni Jesus na nanay niya. Ang sinabi, ang nanay niya at ang disipulong alagad na pinakamamahal niya. O pwedeng pintasan niyo siya doon, pero good point yon. Bakit? Sapagkat alam po ninyo, madalas kasi iniisip natin na natutuwa ang Diyos kapag lagi natin sinasabi, mahal kita Lord, kasama na dito ang ating mga ginagawa na nagpapatunay na mahal natin siya. Natutuwa naman siya. Pero hindi kaya mas natutuwa din siya kapag alam niya at naniniwala tayo na tayo ay minamahal niya. Natatandaan po ninyo, nung magkasakit si Lazaro at hanggang sa mamatay ito, nag-send yung mga kamag-anak ni Lazaro, particularly ang kanyang mga kapatid, Martha at Maria, kay Jesus ng isang mensahe. Pinasabi, anong sinabi doon? Hindi pinasabi nung dalawang magkapatid, Panginoon o Master, ang kaibigan niyong mahal na mahal kayo ay may sakit. Anong sabi doon? Panginoon, ang kaibigan mong mahal na mahal mo ay may sakit. Kung minsan iniisip natin, God is moved by our love for Him. Yes, indeed. Pero huwag natin kakalimutan that God is also moved when we really believe that God loves us very dearly. God loves us very much. Again, ito ang siyang magiging mitsa pa upang malampasan natin anumang uno sa mundong ito. Sa palagay ko, yun ang nagtulong kay San Juan kung bakit sa lahat ng mga disipulo, siya lang yung natira sa paanan ni Jesus sa Kalbaryo hanggang sa mamatay ito. Hindi so much sa, Lord, mahal kita kaya ako nandi dito. It was more of, Lord, alam kong mahal na mahal mo ako, kaya ako narito. Besides, yun naman ang sabi niya at paalala niya sa atin eh. It's not so much na ikaw ang nagmahal sa akin, kundi ito'y ako ang unang nagmahal sa iyo. Ito sana mga kapatid ang panghawakan natin. Mahal tayo ng Diyos upang mas maniwala tayo sa milagro. Kasi wala namang problema sa paniniwala nating makapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Naniniwala tayo doon. Ang problema natin, i-a-apply ba ng Diyos sa akin yung kapangyarihan niya? Doon tayo may problema. Sino ba naman ako? Makasalanan ako. Isa lang ako sa bilyong-bilyong tao sa mundong ito. Mahal ka ng Diyos. Sa iyong buhay, pwede siyang gumawa ng milagro. Ito ang panghawakan mo. Ano man ngayon ang problema ang nararanasan mo, gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon para sa iyo. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay. We'll be right back.